intersex Filipino? Ano ang mga issues ng intersex na hindi napapasok sa usaping LGBT community? Una, medyo hindi kasi masyadong, hindi kami masyadong parang nakasama. We feel that we don't belong. Kasi una sa pangalan pa lang, LGBT, yung I medyo nawawala. Tapos dahil intersex, napapansin ko sa mga samahan ko na medyo medyo mahiya. Yung nahiya, intersex na parang I nila yung majajudge sila because they are intersex. Siguro mas maganda po na sa mga in the next event, mga conferences na magkaroon po ng representative from intersex sa para mas mabigyan ng mga tao ng information regarding our cases. Okay. Sa paningin mo, kasi yun na nga, na-mention mo na madalas may non-inclusion. But at the same time, meron din tayong issue na hindi nga kasi kayo rin nagsasurface. So, paano natin ililink sa paningin mo ngayon? Paano natin masisiguro? Kung, how do we ensure that, yes? That's why I came out para pangunahan sila. Kaya paano ma-voice out yung pangangailangan ng mga katulad ko. And hopefully, because nagsimula na ako, may mga susunod na. I will reach further. Ano ang mga specific issues na talagang very specific sa intersex community na hindi issue ng LGBT as a whole? Unang-una is yung medicine siguro. Especially yung sa kasapi na ang medicine is not affordable and minsan available lang international. Second is yung mga funding siguro. More information pa regarding yung mga cases na kabilang sa intersex and meron sanang group kung saan kasi maraming gusto rin pandaanan yung pinagdaanan ko. Example is yung change of gender na may pagastos, medyo mahirap hanggang kailangan ng sacrifice. Hopefully may mga kasamahan tayo from LGBTI na lawyers or doctor na para kahit paano ma-minimize yung gastos financially pag mag-undergo ka ng gender reassignment and yung surgical sana po. Okay. Often, nakakaproblema tayo, it starts with the family. Yes. How do we encounter, how do we face that? Una, kailangan kasi, punta lang, kailangan acceptance eh. Nung una pa rin, ganun din, hindi ako accepted as intersex nga, parang, pero ipinakita ko sa talaga sa kanila, ako mismo yung nag-search. Then, yun nga, piniliwanan ko sa kanila, yun yung search ko, then, paliwapit kami sa doctors para malaman kung ano yung mga dapat gawin. Kailangan ko lang unang acceptance. Kasi, syempre, okay. Medyo okay na. At least, sa space ko, yung daddy ko ang supportive sa akin. Yung mga laboratory test, yan. Siya yung kasama ko. Sa psychiatrist, interview rin siya yung kasama ko. What about self-acceptance? Medyo sa una, mahirap. Dahil during those time, nung bago pa lang ako, elementary days, lagi ko tinatanong kung bakit ako, bakit sa dami ng tao sa mundo, bakit ako. Pero sabi ko, habang nagkakaisip ka, siguro may mission ako na tinatawag. Siguro may mission si God sa akin kung bakit ako. Then na-realize ko, yun nga, dahil nung pa-change nga yung gender ko legally, maraming lumalapit sa akin. At sa pamamagitan ko, kahit ako ano, nagbibigyan ko sila ng advice, natutulungan ko sila. At least, yung depression medyo nawawala. Okay. Masasabi mo, anong pwede mong mensahe sa other intersex, Filipinos in particular? Huwag silang mahiya. Hindi ito, mali yung, kasi yung ano ng iba na, ito isang sumpa. Hindi ito isang sumpa. Tao rin tayo. And, siguro darating yung time na, ma-accept din tayo ng society kasi wala naman tayong, as long as wala tayong ginagawang masama.